Welcome back to my channel. At ngayon, bago na naman ang PS Plus game. So sa mga nakasubscribe ng PS Plus, napakaswerte yun. Meron na naman kayong tatlong games, free games from PlayStation for the month of November. So ngayon, sa mga hindi nakakalam, pag member ka ng PS Plus subscription, meron kang makukuhang games. Average ng 2 games per month. Pero this month is 3 games. Ang game na yun ay itong tatlo. Sa mga hindi nakakalam, ang PS Plus ay makikita dito. Ito ang home screen. Taas, tapos nakalagay dun sa gilid, PlayStation Plus. I-click na lang yan. Basta nakakunay kayo sa internet ha, kasi kailangan nyo i-download yung mga files na yan. And pag may bagong free, siya na mismo automatic mapupunta kayo sa page na to, which is nakalagay ay PlayStation Plus Free Games. Free for PlayStation Plus members. Offer ends November 30. So it means pwede mo na siyang i-download for this month only, November 30. Ayan. These free games, ayan. Meron tayong Middle Earth Shadow War, Guilty Gear Rev 2, and Hollow Knight Void Heart Edition. Ayos. Umpisa natin dito sa Middle Earth. Ida-download lang natin siya isa-isa. Actually, dapat munang i-purchase bawat isa. Ayan, oh. Dati siyang 69.40 SGD. Oh, it's around mga 35 yata ang SGD. Tinan natin, ah. It's around 2,500 pesos. Nakatipid yan ng 2,500. Alam niyo ba kung magkano lang ang PS Plus subscription sa isang taon? 1,990. Meron ka pa mabibili ng 1,700 depende kung saan ka bibili mas. Mura sa online, pero meron din sa PlayStation Store, sa Data Blitz, GameLine, GameStream, name it. Nandun yan, PS Plus subscription. Meron niyang iba-ibang klaseng version, region. May R1, R3. Alam ko iba yung free third game sa R3, ay iba rin yung sa R1. So, mas maganda yung sa R1. Mas maganda yung mga free games sa R1. Meron pa siyang free PS Now yata. Pero dito tayo sa SGD, which is Singapore R3. So, makukuha natin yung Middle Earth Shadow of War in this Chinese Korean version. Very nice. Add to library. Ayan, this game is now in your library. You can download it anytime. Oh, yun. Lalabas na yung download. Da-download na natin yan para masimula lang yung download. Ayan, itong Middle Earth Shadow of War, para siyang Lord of the Rings. Lumabas siya noong 2017. Nakita ko sa mga ratings niya is, dito sabi is, it's almost 4.5. Pero nakita ko nag-average siya ng mga 7 to 8 ang ratings niyan. Magandang game. Meron siyang tatlong endings yata and parang siyang nemesis game na pwede mong iutusan yung mga characters dito, mga ibang monsters. Tapos kaya lang meron din trust issues, pwede ka rin yung tirahin. Oh, magandang game sa mga fan ng Lord of the Rings and The Hobbit. Very nice, wala mang malaro din natin to sa channel. I'm a fan of Lord of the Rings and Game of Thrones. Kaya gusto ko yung mga ganyang laro. Then ang sunod ay yung Guilty Gear. Oh, parang PS1 game to, Guilty Gear. Nag-free siya sa PlayStation 4. Natatanda ako dati, nilaro ko to sa ewan ko kung saan eh, kasi hindi ako nagkaroon ng any console bago yung PS4. So nilalaro ko siya kung saan-saan. Oh, this is a arcade game yata na parang Marvel versus Capcom. Maganda to. Ito yung mga 90s game na hindi ko alam na meron sa PS4. Oh, meron itong emulator yata sa PC dati eh. Tapos meron din yata sa PS2. And okay, arcadean to eh. Sa arcadean ko nalalaro tong Guilty Gear. Okay, ano? Parang batang 90s game. Nag-free sa PS Plus. Akalain nyo? Sa tingin ko, yung perspective kasi ng mga gamers ngayon, lalo na sa mga bago, yung katulad ko, nakatingin lang sila dun sa mga bagong games na lalabas. Hindi nila napapansin yung mga later na lumabas na games na napakaganda din. Kagaya nito. Maganda rin talaga nakasubscribe sa PS Plus. Kasi hindi ka nagagastos. Malalaro mo yung mga games na maganda rin. Maganda na hindi nga alam ganun ka bago. Pero enjoyable pa rin laruin hanggang ngayon. No? Salamat PS Plus. Maraming salamat. Oh, Guilty Gear, no? Okay to. Tingin ko, para siyang Tekken, no? Pwede ka pang makipag-multiplayer online. Hindi mo magagawa dati. Kailangan mo lang maglaro sa arcade. Pero ngayon, meron na siya sa PS Plus. Kasi meron din feature ang PS Plus na pwede ka maglaro online with your friends. Kasi limited yan pag wala kang PS Plus. Hindi ka PS Plus member, hindi ka makakapaglaro online. Unless, yung nilalaro mo is free to play online like Warzone,
I think, and Fortnite and Apex Legends, yung mga ganung laro. Genshin Impact, may mga games talaga na kailangan ng PS Plus, kagaya ng NBA 2K20, GTA 5, 2K21, Ghost of Tsushima, lahat ng mga co-op gameplay na exclusive for PS4, kahit yung hindi, is kailangan mo ng PS Plus membership. So yun, sulit. Sulit na sulit ng Guilty Gear. Very nice. Ayun o, nakita nyo, may dito, meron siyang tarang gano'n, may slash siya. Ibig sabihin, hindi na siya 62.90 sa mga PS Plus members, siya ay free game. So tandaan nyo, pag hindi nyo to na-download within this month, eh hindi na siya magiging free for December. So kailangan, nakabantay yung mga PS Plus members. Pero, once na na-download nyo na yan, pwede nyo laruin. Hanggang nakasubscribe kayo sa PS Plus. Pagka PS Plus yung 1 year, di 1 year. Tapos pag in-extend nyo yan, lahat ng na-download nyo from the past years na nakasubscribe kayo, is malalaro nyo pa rin lahat. Which is napakadami ko ng laro. Online, digitally. Ayan, download. Later na natin download, unahin na muna natin ito. Pero ito, the third game is, I think, the pinakamagandang game para sa akin kasi napakataas ang ratings nito. The Hollow Knight Korean and Japanese. Void Heart. Ayan, no? Hollow Knight. This is a 2D game na para siyang mga la Dark Souls ang hirap. And meron din siyang mga kasamang DLCs na, nakita niyo naman. At Adventure, or what, you know. Sa lahat na nakita kong ratings dito sa mga PS Plus games, this is, nag-average siya ng 9 to 10 game ratings. At dito sa PlayStation is 4.5 din siya, parang yung kanina. I like this kind of game. At pwede mo rin siyang malaro sa PS5. I think yung mga past games din pwede, pero this, sure ako dito pwede mo rin siya malaro sa PS5. At kung titignan natin yung trailer, no, para medyo mahirap siya, meron siyang mga DLCs, ayan, yung Godmaster, kompleto na siya, so mag-enjoy kayong laruin to. Gusto ko itong mga ganitong game, hindi ganun ka graphics intensive, pero sobrang solid ng gameplay, very nice. Sa tingin ko, malalaro ko rin ito sa channel natin, Hollow Knight. Very nice. No? Gaganda ng mga free games ngayon. Oh. Kahit ng mga nakaraang buwan. Kaya ako, sinasuggest ko sa mga ninja na mag-subscribe kayo sa PS Plus. Malaking tipid yan para sa mga walang pambili ng games. Kasi every month, meron ka free games. At madalas yung mga free games na yun is magaganda yung mga nakaraan. Meron pang mga exclusive games sa PS4. Mga AAA games, nag-free din dito. Nag-free na din dito yung Last of Us Uncharted. Very nice. Napakagagandang laro nun. And then, meron tayong free games sa November for PlayStation and PS5. Sa PS5, alam naman natin na merong 18 games na kasama din sa free sa PS5. Pero sa PS5 mo lang siya malalaro. Pero this one, these 3 free games ngayong November is for PlayStation lang. Pero pwede rin siya sa PS5. So, it means, mada-download mo to sa PS5 din. So, sa November, meron siyang 21 games for PS5. Sana ma-release. Sana ma-release agad, ano? Para makalaro na tayo ng to the next level. Very nice. So, yun, ganun lang naman kadali mag-download ng... kaya na-purchase mo na. Hindi pa pala natin na-purchase yung Hollow Knight. Pagka ito, na-purchase mo na, pwede mo na siyang i-add to library. Then, pag-add mo sa library, yun, magiging free na siya. Then, pwede mo siya i-download. Mapupunta yun dun sa notification mo. Home mo lang. Then, notification. Then, downloads. Ay, nakita nyo, meron tayong downloads. Hollow Knight and Middle Earth. O, diba? Tsaka iba pang updates. At ito pa maganda sa PS Plus. Meron siyang automatic feature para sa automatic updates. Download ng updates ng lahat ng game na naka-install sa PS4 mo. You know, downloading na siya. Look at this. 36 games. Only for free sa PS Plus. Magkano pa lang nagastos ko dito? It's been 2 years. It's been 2 years na nakasubscribe sa PS Plus pero ang dami ko na naipong games. At hindi ako maiinip. Mas marami pa yung digital games ko kaysa sa physical. Just subscribing PS Plus. Diba? Sobrang tipid. Tipid. Tignan natin daw. Tapos laro tayo ng konting gameplay. Let's go. At ayan, tapos na ang ating Hollow Knight. Void Heart Edition, let's go. Dahil ito yung pinakamataas yung rating, ito yung lalaro ko ngayon. Pero gusto ko rin talaga laruin yung Guilty Gear, pero masyadong matagal mag-download pati yung Shadow of War. I think this is the pinakamaliit dun sa possible na malaro natin yun. At siya pa yung pinakamataas yung rating. Very nice. Please, wag kayo wag nyo kalimutin mag-subscribe dito sa JC Kalig Gaming. Okay. Oh, Hollow Knight. Void Heart Edition option. Malamang i-live ko din 'to. Sa mga gustong sa mga nag-aabang, magla-live ako. Controller. Okay.
Jump X, Dream Nail, Triangle, Attack, Square, and then Focus or Cast, Lock Up, Lock Down. This is a sample gameplay lang para doon sa mga naghahanap ng PS Plus, ha. Para makita kung ano yung PS Plus free ngayon na kung pwede nyo i-download or kung hindi pa kayo nakakabili ng PS Plus, this will be sample gameplay for you para makonsider nyo na bumili ng PS Plus. I'm not sponsored by PS Plus or PlayStation or Sony. I just recommend this subscription para sa mga ninja na hindi masyado nakakabili ng mga games. Latest games. Sekiro. Sekiro daw ito. Demon Souls. Dark Souls. I like the 2D style of this game. Nice. Very responsive. Oh. Depende yung layo ng talon niya sa long... kung gano'n siya katagal ipipress. Attack. Ayun, attack. Okay. Ah, pwede yung analog. Pwede niya yung mismo controller. Bawal siyang... Meron ako gantong laro sa phone. Shadowgate? No. Parang retro games, no? Pero advanced yung graphics. Although 2D siya, pero may pag 3D feeling dun sa background. Ano ba yun? Ang bobo ko lamang makiyat. Dati ang galing-galing ko sa mga ganito. Dati doon mo ganitius. Hold to heal. Ah, heal to. Yung? Yes. Pag may... Oh, diba? Up. Merong up attack. Meron. I've seen you. Sobrang nakaka-enjoy yung mga gandong games. So, parang chill lang. Pero I think mahirap to eh. Ay! Look! Focus. Walang double jump. Pero I think, yung sa nalaro ko may double jump eh. May triple jump pa nga eh. Depende sa upgrades. Ano ba yan? Woo! Nalaglagan ba ako? Hindi naman. Gusto ko na ng boss. Uy, meron na naman oh. Whoopee! Crossroads. Antigas. Ganda nung gigil. Gusto ko yung laro na may mga gigil eh. Yung every time na atake. Ano ba yun? Dito na nga. Uy, meron ulit. May coins. Super Mario. Ay! Sakit. Ano yun? Umawasan ako dun ah. Sino yun? Tiray. Dinininininin with the beautiful boys. Uy, sama. Lana. Ano yun, buhay? Hindi ba yun? Yun yung nakakanta niya. Aray, patay. Yawa. Ah, dito tayo babalik sa ano, rest point. Respawn talaga yun. Ay! Nalaglag. Ninja, tutuloy ko siguro to sa live gameplay para medyo mas maganda. Pero sa tingin ko nakaka-enjoy yung game at sulit na sulit for PS Plus game for this month, sakto November, medyo dark and Halloween theme na game and napaganda, sobrang taas pa ng rating. So yun, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating live gameplay. Ayun.
So yun, maraming maraming salamat mga ninja. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating konting tutorial lang and information about sa mga free ngayong game sa PS Plus. At congratulations sa mga nakasubscribe kasi meron na naman kayong bagong games na malalaro sa inyong PS4 and sa dadating na PS5. So kayo, ano ba tingin nyo dun sa mga games na to? Sulit ba? Okay ba? Hindi na ba kailangan na PS Plus? Kailangan pa ba? Please let me know your thoughts and comment it below para makapagkwentuhan naman tayo sa comment section. Sa mga nagustuhan ng video na to, please give it a thumbs up, and kung hindi naman, thumbs down, okay lang naman din. I-comment nyo lang kung bakit hindi nyo nagustuhan para ma-improve ko pa yung mga videos natin sa mga susunod. So sa mga hindi pa ka-subscribe, please consider subscribing and please click the bell button beside the subscribe button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video about PS4 and PS5 and gaming, anything, unboxing, tutorials, Q&A, and live gameplays. So maraming salamat and see you on the next one, mga ninja. Peace.